paano tayo magiging minamahal na alagad ni Jesus tulad kay San Juan Apostol? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang Salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay December 27 at ginugunita po natin ang kapistahan ni San Juan Apostol at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "May kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya dinala." Sina Pedro at ang nasabing alagad ay patakbong nagpunta sa libingan. Ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi siya pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino. At ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus, ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sinong alagad ang pinakamamahal ni Jesus? Siyempre, si Juan na apostol, kaninong kapistahan ay pinagdiriwang natin sa araw na ito? Isa sa mga dahilan kung bakit si Juan ang minamahal na apostol ni Jesus, dahil siya ay nananatiling kasama niya hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Hindi iniwan ni Juan si Jesus gaya ng iba. Siya ay tumayo para kay Jesus at hindi natakot na ipakita ang kanyang katapatan sa kanya. Pinakita ni Juan ang tapang ng kanyang pananampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng pagpapakasakit sa kanya hanggang sa huli. Marahil ito ang dahilan kung bakit tinawag siya na pinakamamahal na alagad ni Jesus. Maraming beses sa ating buhay ay ipinapahayag din natin ang ating pag-ibig kay Jesus. Ngunit kapag dumating ang tukso, madalas mas pinili nating magpatukso kaysa manatiling tapat kay Jesus. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit marami sa atin ang namuhay ng komplikado at magulong buhay. Paano kaya kung subukan nating maging tapat kay Jesus? Ano kaya ang magiging epekto nito sa ating buhay? Kung tayo ay magiging tapat kay Jesus, maiiwasan natin ang mga problemang dulot ng ating sarili at hindi tayo matatakot sa anumang maaaring mangyari sa atin. At bakit ganito? Ang dahilan ay nananatili tayong kasama sa Jesus at hindi natin siya ipagkakanulo. Kahit gaano man ka-attractive o kalakas ang tukso na gawin ito. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, habang ipinagdiriwang namin ang kapanganakan ng iyong anak na si Jesucristo ngayong panahon ng Pasko, naalala namin ang pinakamataas na sakripisyo na ginawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kung paanong si Apostol San Juan ay tumakbo patungo sa libingan at natuklasan itong walang laman, naway kami bilang mga sundalo na hukbong katihan ng Pilipinas ay handang harapin ng lakas at matatag ang mga hamon na darating na may tapang at di mabilang na pananampalataya. Bigyan mo kami ng lakas upang protektahan at maglingkod sa aming bansa at naway patnubayan kami ng liwanag ng iyong pagmamahal at biyaya. Habang pinararangalan namin ang kapistahan ni San Juan Apostol, naway ang kanyang dedikasyon at debosyon ay magsilbing inspirasyon sa amin upang maging matatag sa aming tungkulin. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.